الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام الحمد لله Papa Turi natin ang bakit napaparusahan ang isang Muslim ang kanyang kaluluwa sa barsak, buhay barsak o kanyang kubur. At of course, nakakaranas ito ng kahirapan ang kanyang katawan. So nakaraan, pinaksan natin ang dahilan dahil sila ay nagkakalat ng maliw o naninirampuri, nanlilibat at mga tao hindi iniwasan na kumapit ang mga marunong bagay sa kanilang balat o kasuotan, sila ay nagiging papaya dito. So sa araw na ito, dadakuhan natin ulit ang dalawa na kaso ng isang Muslim. Bakit siya paparusahan sa kanyang buhay barsak o libingan? Ang una, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagpatuloy natin yung hadith niya nakaraan, ito ay kasama ng dalawang tao, anghel, sa kanyang panaginip. But also, nangyari din ito, nakita niya rin ito in the day, sa araw ng Isra wal Mi'raj, nangyari din ito sa kanya nung makyat siya sa langit. Marami siyang nakita doon ng mga pinaparusahan hinggil sa mga kaluluwa ng mga Muslim. Kung bakit, anong dahilan, sinabi ito ni Jibril alayhis salam sa kanya. Ang isang nakita niya, sabi ng Prophet sallallahu alayhi wasallam, kami, kasama kong dalawang anghel, meaning, o kaya dalawang tao na binanggit sa hadith, but there's a possibility, these are angels, ang kanyang kasama. Okay, alam ang best. Dumaan kami, sabi niya, kung saan mayroong isang tinatawag na tanur, meaning, para itong oven. Alam naman natin ang oven, nag-iyaw tayo, mga oven na ginagamit natin sa panahon natin dito. So, para ito isang oven, sabi ng Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, okay, nagbe-bake tayo ng mga bread, pwede dyan. So, nakita niya ito at mayroong nag-iingay, sumisigaw, parang oven na sumisigaw. So, lumapit sila dito at nakita niya sa loob nito ng oven, may mga taong lalaki, babae, nakahubad sila. Wala silang saplot. At sila ay ginagatungan sa ilalim nito. Meaning, ginagatungan. Ginagatungan sa ilalim itong oven na ito. Every time na ito ay gatungan, mainit ito, umaakyat ang mga tao. At doon sa itaas ng oven, halos may butas na halos makalabas ang isang tao. Pinipilit niyang lumabas, ngunit hindi siya makalabas. Every time na ito ay paningasin, ginagatungan, ang mga tao ay nag-aakyatan. Meaning, nag-aapakan, nagpapatong-patong para umakyat sila para makaiwas sa init na kung saan iginagatong sa oven na ito. At every time na ang panggatong ay humupa, ng kakaunti bumababa dahil sa mabigat ang sitwasyon nila, nag-aapakan, nagdadaganan, hirap na hirap sila. That's why pag ito naman ay lumaki muli, ganun paulit-ulit, aakyat na naman sila, almost makalabas doon sa itaas ang isang tao. Then sabi niya, sino sila? Sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamaan. Sila yung ang gumawa ng pakikiapin. Meaning, may mga asawa na sila, gumagamit sila ng mga asawa na hindi legal sa kanila. O either na fornication. Mga walang asawa, ngunit gumagawa ng pangangalan niya. So nakita ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. One of the punishment ng kaluluwa sa barsak life ay ang mga nangalan niya o nakikiapid na kung saan ginagatungan sila sa isang oven na kung saan napakainit doon sa loob, iniluluto sila, parang iniihaw sila doon sa loob na yaon. Subhanallah. So another pala, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito Isra wal Mi'raj, na kung saan may mga tao, sabi niya, nasa taas ang Prophet sallallahu alaihi wasallam,
nakita niya sa isang pangyayari na ang mga tao ay dinadalhan ng mga sariwang pagkain. Sariwa. Mabango, masarap na pagkain. Ngunit, aniya, may dala din silang bulok na pagkain, panis at sira, at hindi magandang tingnan. At ito ang ipinapakain sa mga tao, yung bulok, panis na pagkain. Pinakamabulok na pagkain, ibinas sa mundong ito. Pinakamasangsang na pagkain ang ipinapakain sa kanila. So sabi niya kay Jibril alayhis salam, "Ya Jibril, sino ang mga taong yan na dinadalan sila ng mababangong pagkain, masasarap sa riwa, ngunit hindi naman yun ang pinapakain, kundi yung bulok na dinadala ang siyang pinapakain sa kanila?" So sabi ni Jibril alayhis salam, sila yung mga taong nakikiyakin. Sabi ng propeta Jibril alayhis salam, so meaning, another punishment ng nananalim niya. So meaning, ang mga parusa sa barsa, ito'y pagpapatunay na mayroon silang iba't ibang parusa. Either na igatong sila doon, o either na sila ay pakainin ng mga mababahang ganito. Hindi lang iisang uri ang parusa sa mga nandoon sa barsak. Sometimes may dalawa, may tatlo, Allah knows best. At ito ay tuloy-tuloy na kaparusahan. Pero may tatlong sitwasyon. Sinabi ko na nakaraan sa inyo, mayroong walang parusa, mayroong tuloy-tuloy na parusa, at mayroong pasamantala na paparusahan. Okay? Alhamdulillah, binaksa ko na yan nung nakaraan. So, isa na sa susaha, pagtatapos ko ito, papaksayin ko yan. Ang bagay na ang kusaan, may pinaparusahan, mayroong tuloy-tuloy, mayroong hindi, mayroong pansamantala. Bakit? Ano dahil lang? Bakit pansamantala natitigil ang parusa ng kaluluwa doon sa libingan? Inshallah, dadako tayo dyan. Okay? So, alhamdulillah. So, sila yung nakikiapin. Sabi ni Jibril alayhis salam kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So, in this situation, another na may parusa sa libingan ay ang mga nangangalunya o nakikiyapin. That's why Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wala takarabu sina, innahu fahishatan wasa asabila. At huwag kayong lumapit sa makikiyapin o fornication or adultery, ito ay isang immoralidad at napakasamang gawain. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala. That's why in Islam, makikita nyo, kapag nagbabawal ang Allah subhanahu wa ta'ala, yung maaring magbigay palang ng daan patungo sa mga bagay na malaking kasalanan, binabawal ang karan ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why kung maintindihan nyo kung bakit walang girlfriend, boyfriend sa Islam, dahil ito ang maglilid para makagawa ka ng fornication or adultery, ibig may asawa. Walang girlfriend. Kapag binawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang pagbabawal, maglilid ito sa malaking sulong. Like for example, kapag nakipag-girlfriend at boyfriend ng tao, like nakufar ang gawain nila, saan na pupunta? Nailiko sila sa mga motel, sa mga hotel. Wala silang pakundangan gumawa ng pangangalun niya, even na may isang word, pakikiapit, because of girlfriend, boyfriend. So ito ang Islam. Binabawalan kang mag-inom ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak, hindi lang masira ang iyong katawan, kundi baka makapaminsala ka ng iyong kapwa-tao dahil sa ikaw ay lasing. Meaning, nagkilid dito ng malaking kasalanan. Pwede pumatay ka, pwede saktan mong pamilya mo, hanggang sa mapatay mo, pwede mag-divorce ka. Alam niyo naman, ang anak, maraming divorce sa buong mundo ay ang dahil sa anak. Hiwalayan sa mag-asawa at na maraming namamatay because of anak. That's why, naglilid dito ng malaking gulo. That's why, pag-umpisa pala, pag-inom ng anak, bawal na. Ganyan siya Islam. Ano man maglilid sa masamang malaki, umpisa pala, binabawalan ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan magbabawal sa mga pinangangalagaan ang iyong sarili, katawan, pinangangalagaan ang lingkunan, pinangangalagaan niya, ang kanyang reliyon. Kaya sabi niya, huwag kayong lalapit sa sina. Huwag kayong gagawa ng pangangalo niya. Ano man maaaring maglid dito, iwanan niyo boyfriend, girlfriend, mga panunood ng mga malalaswa, etc. etc. Bawal yan, huwag kayong manood ng mga malalaswa na maaaring maglid sa inyo ng punta kayo sa CR, magsolo kayo, o kaya naman, dahil sa papanood niyo ng mga malalaswa, nag-i-imilas siya kayo, then finally, gusto niyo magbabay, punta kayo ng beer house, bawal yan, kasi naglilid dito sa malalaking kasalanan. So, ano man ang pagbabawal sa Islam, iyan ang dahilan dahil mapapasama ang isang tao, mapapasama ang kanyang katawan, mapapasama ang lipunan, maapektuhan sa maarapan ng mga tao na hindi mananampalataya ang isang marangal at matuwid na reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Huwag kayong pumasok o lumapit sa zina sapagkat ito'y gawain immoralidad at ito'y gawain napakasamang gawain.
Bakit napakasamang gawain itong pangangalo niya o pakikipin, especially pakikipin? Can you imagine? Maraming tao ang nakiapin. Okay? Ano ang epekto ng pakikiapin? Nawawasak ng pamilya. Di ba? Mawawasak ang iyong pamilya. Halimbawa, nakiapin si nanay. Nalaman ng tatay. Can you imagine? Hindi magagalit si tatay? Ha? Magagalit siya. Anong epekto ngayon nito? Siguro madalang lang mga brother. Madalang lang siguro yung mga lalaking hindi nagagalit na nakikiapin ng kanyang asawa. Subhanallah. Ang mga yan ay tinatawag na kukult, sabi ng Francis Salam. Hindi makakapasok ng paraiso. Ha? Mga lalaking alam nila gumagawa ang kanilang babaeng asawa. Subhanallah. Wala man silang pakialam. Okay lang sa kanila. Sabi ng Prophet Salai Salam, hindi makakapasok sa paraiso ang lalaki yan dahil pinababayaan niya makiapid ang kanyang asawa. But this dalil is not found. Ang kanyang dalil ay hindi makita. Pero paano kung totoo yun? Di ba? Subhanallah. So, mas mainam na, iwasan natin eh kung sa Islam nga, yaong magselos ka sa asawa mo na hindi nag-ijab, ay kailangan magselos ka. Galit si Ali sa mga taong hindi nagseselos sa kanilang mga asawa at dilawaan. Yung makikita sa mo, hindi nakaidya. Nasabi niya sa'yo, hindi ka ba nagseselos? Sasabihin sa'yo, hindi ka nagseselos sa asawa mo? Kaya nga pinabayaran siya lang sa balong at taala para pangalagaan mo, tapos ka pinabayaran. Hindi ka nagseselos? Meaning, hindi mo mahal ang isang babae kapag hindi ka nagseselos. Di ba? Ang mga tutunay na naglamahal ay nagseselos sila sa makapirang paraan, hindi sa walang katarungang paraan. May mga tao kasi sobrang. Sobrang naman magselos na wala sa katwiran. Yung wala sa katwiran lang. Diba? O, hindi siya nag-iidyam, nakikita siya ng lahat ng lalaki. Aba, hindi mo ba pinagseselos ang pinagnanasahan siya? Pinagpiyapiyastahan siya ng mga mata ng mga manyakol? Subhanallah. So, yun ang ibig sabihin. That's why, ang mga ganitong uri na gumagawa ng mga kikiapin, especially, may mga asawa na gumagawa pa, ang broken family ang siyang lilitaw. Magigiba ang pamilya. Can you imagine, nagalit si asawa, si lalaki, sa babae, binugbog niya, okay, bisinaktan niya, hindi man na nampalataya, hindi nakapagtinti, sometimes napapatay pa eh, napanood yung iba, sinunog pa yung mga anak niya, hindi naman yan may kasalanan eh, may kasalanan babae, ikinilog niya mga anak niya, sinunog niya, dinamay niya mga anak niya, nakita niyo ang bunga ng pakikiapin, sometimes madalas ang broken family, maghihiwalay ang mag-asawa, magugulo ang buhay ng mga anak. Di ba? May mga lilitaw na adik, may mga lilitaw na mga basagulero, mga lasingkero, because of broken family. That's why itong mga epektong ito, alam niya mga nasmantala, kaya binabawalan niya ang tao na gumawa ng pakikiapin. Huwag kayong lumapit dyan because ito ay gawain nakakahiya. Gawain immoralidad at gawain napakalaki, sabi ng sumatala, napakalaking kasalanan ito. So that's why hindi dapat itong gawin. According to another hadith na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang isang nakikiapit kasalukuyang ginagawa o nagiinom ng alak sa amin, mga nangangalan niya, kasalukuyang ginagawa, aniya sa hadith ay hindi siya mananampalataya. Habang ginagawa niya yon ay hindi siya mananampalataya. In the time of committing the adultery, he is not a believer. So in this situation, paksahin natin itong hadith na ito, baka malito kayo. Ibig bang sabihin, abang siya ay nakapatong, ang babae, lalaki, na nakikiapin, ay hindi mananampalataya. Meaning, lumabas pa sa Islam. So sabi ng mga ibang scholar, lumabas siya sa Islam. Because mayroong pang suporta yan. Na hadith na sinasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang isang reliyon ay tulad ng damit na nakasuot sa isang Muslim. Meaning, ang ating tunay na reliyon ay parang damit na nakasuot sa atin. Kapag ikaw ay gumawa ng pakikiapit, ito ay parang hinubad mo ang iyong damit. Meaning, tinanggal mo ang iyong reliyon, anila. So, this is the number one patwa ng ating mga scholar na hindi siya Muslim at the time na ginagawa niya. Kaya kapag siya namatay sa oras na yun, anila, hindi siya Muslim. Maliban lang kung matapos siya makapagtawba, makapanubahan siya sa bantala. Number two, sabi nila, hindi, sabi nila, Muslim pa rin siya. Hindi lang siya Muslim kung ginagawa niya yun at naniniwala siya na ito ay okay lang gawin. Hindi kasalanan. Meaning, hindi niya kinapupukutan ang makiapid, magano niya, okay lang yun, parang halal yun, walang problema, likas lang sa tao yun. Bagamat halam niya bawal, sinabi ng bawal, yes, sila hindi mga Muslim. Dahil
anumang aral sa Islam na itinatakwil mo na ito ay haram na alam mo gawin mong halal o halal gawin mong haram, yes, lalabas ka sa Islam. So, amang ginagawa mo ito na okay lang, tanggap ito, o hindi mo tinatanggap na mali, tinatanggap na kasalanan, kundi halal ito, okay lang, mahina ang tao, ikaw ay hindi Muslim sapagkat tinatanggap mo okay lang ang pakikabit o pangangalan niya. Ngunit sa punto, ginagawa mo ito, ngunit alam mong haram. Alam mong mali ka, kasalanan mo, ang ginagawa mo, sabi nila, Muslim ka pa rin. Muslim ka pa rin. Dahil tanggap mo na ikaw ay gumagawa ng mali at kasalanan, Muslim ka pa rin. Yan lamang, ikaw ay makasalanan at kapag namatay ka sa oras na yan, ay maaari kung gusto lang sa alasamantala, ay paparusahan kanya sa libingan at doon din sa kabilang buhay. For my humble opinion, this is the most correct. Itong pinakatama. Why? Ang ibig sabihin ng hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ay hindi Muslim, siya ay hindi nasa lugar ng perpekto na pagka-Muslim. Yan ang ibig sabihin niya. Like for example, sala, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang nag-iisang nagsasala sa likod ng hanay ay wala siyang sala. Ano ibig sabihin? Wala siyang sala. Ining ba kahit nagsala siya, hindi tanggap ang kanyang sala? No. Ang tinutukoy na wala siyang sala, hindi perfecto ang kanyang sala dahil sinuway niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning tanggap. Nakapagsala pa rin siya, ngunit hindi perfect ang kanyang sala dahil may pagsuway siyang ginawa. Ganun din ito. Dahil mayroon kang pagsuway na ginawa at tanggap mong mali ito kasalanan, ikaw ay nasa kawalang perpekto ng iyong pananampalataya dahil may ginawa kang pagsuway kay Allah. Yun ang ibig sabihin ng hindi ka mananampalataya. Another example, Ali radhiyallahu anhu, ang sino man ang kapitbahay ng Muslim, ang masjid, ang sino mang kapitbahay ng masjid at hindi niya tinugunan ang sala sa masjid, ay wala siyang sala. Meaning narinig mo ang adhan. Malapit ka sa masjid, narinig mo ang adhan at hindi ka nagsala sa masjid, sa bahay ka lang, wala kang sala. Ang ibig sabihin doon ni Ali radhiyallahu anhu na wala kang sala, wala kang perfectong sala dahil may nilabag ka, narinig mo ang adhan, hindi mo nirespond, hindi mo tinugon sa masjid. Meaning may sala ka pa rin, ngunit hindi perfecto ang iyong sala dahil mayroon kang ginawang pagsuway. Ganon din ito. Dahil ikaw ay nakikipin, nangangalo niya, pero alam mo namang mali, kasalanan, talaga tanggap mo na mali. Yan ang kailangan ng ano doon eh, tanggap mong mali para hindi ka lumabas sa Islam. Tanggap mong mali at kasalanan, amang ginagawa mo ito, hindi perfecto ang iyong pananampalataya. Inubad sa iyo yung kaperpektuhan ng iyong pananampalataya. That's why kapag ikaw ay nadadala ng kamatayan dahil sa walang kang kaperpektong pananampalataya, meaning gumagawa kang mali, nasa Allah subhanahu wa ta'ala ang desisyon kung paparusahan kanya. Kasi sa ating Muslim, hindi kayo pwedeng magdesisyon, hindi tayo pwedeng magdesisyon nang wala tayong dalil kung paparusahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Like for example, namatay siya nakikiyapin, nasabihin natin, paparusahan siya ng Allah. Wala tayong karapatan magsabi ng ganun. Maliban kung may dalil tayo, kasi sa ating mga aglusunol jamaa, kapag gumawa ka ng mali, nakasalalay kay Allah subhanahu wa ta'ala ka lamang kung paparusahan kanya o hindi. Kung hindi ka nakatawba, malay mo, may kinahabagan kanya, marami ka lang ginawang mabubuti, kinahabagan kanya, hindi kanya paparusahan. Or either na kung kanya-kanyang paparusahan, ngunit iaahon ka pa rin niya doon sa impyerno ng apoy. So hindi natin pwede sabihin na agad siyang paparusahan. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala ang nakalaman ng tungkol na bagay na yan. That's the unseen, sa kanya lang nakakalam. Ang pwede lang natin sabihin na pwedeng maparusahan kapag may dalil. Kapag may dalil. Kasi sa atin, minsan tayo, mahilig tayo magpatwa. Like for example, napahayag ang kusya sa Islam, na? Tapos namatay siya bigla sa kanilang bahay, na namatay siya. Like for example, natutulog siya. Agad sasabihin ng Muslim, talagang tatakpirin niya alagad ito eh. Sasabihin niya, maimpyerno siya. Paano mo nalaman yun? Paansin nyo? Paano mo kung nakapagsyahatan wag isa yun? Bago siya namatay, ay nagsaksi siya. O kaya magsasaksi siya bukas at pupunta siya sa mga Muslim. Wala kang kaalaman lang doon. Hindi mo siya pwedeng sabihan na gano'n na ma-infierno siya. Dati siya ay unseen. Kapag ipinipilit mong ganyang katwiran mo, namatay siya. How did you know na kung parang siyang namatay? Awak mo ba yung kanyang niya? Awak mo ba ang kanyang damdamin na natutulog sa gabing yun na si Kufar? Abang malay mo nakapagsyahada siya sa pagiganya niya yun. O kaya plano niya bukas na pumunta Muslim at bukas sa loob niya na mag-embrace siya. Alam naman natin, yung nakapatay ng 100 tao, wala pa siya sa lugar, ngunit bukas sa loob niya, magsasyahada siya, sasaksi siya, para sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala, namatay ito, tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala.
So wala tayong karapatan mag-judge even na sinong namatay nang wala tayong dahil. Maliban lamang siguro kung namatay sa harapan mo, nasasabihin niya, hindi ko tatanggapin ang Islam. Yes, like Abu Talib. Like Abu Talib, sinabi niya kay Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, hindi, sabi niya, pamangkin ko, dito na lang ako mamamatay. Yes, sasabihin natin, because mismo galing sa kanyang bibig, na doon siya mamamatay. Sa kanyang mismong bibig, narinig ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. That's why hinatulan siya ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na siya ay paparusahan sa impyerong apoy, because mismo siya ay nagsaksi at bukos dumanggap siya ng wahi o revelasyon kay Allah Ta'ala na pinakamagang parusa kay Abu Talib sa impyerong apoy. Ang pwede lang nating sabihin mapaparusahan sa impyerno, yung may dalil. Like for example, si Iblis. Pwede natin ipagmalaki na si Iblis ay paparusahan siya sa impyerno ng apoy because may dalil. Ang Allah subhanahu wa ta'ala at Prophet sallallahu alaihi wasallam nagsabi. Like, sasabihin natin, Amir ibn Luhay, yung naunang nagdala ng rebulto sa Kaaba, Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab. Ha? Pwede natin sabihin sila na paparusahan sila sa impyerno, asawa ni Abu Lahab. Lahat ng may dalil, Firaun, mga tao ni Firaun. Pwede natin sabihin, paparusahan sila. But walang dalil, wala tayong karapatang mag-judge, even na matay siya, nangangalun niya, nakikipin, nanginom ng alak, leave it to Allah. Sa kanya ang pasyalayan kung paparusahan niya o hindi. But ang pinakamalinaw, meron silang bad ending. Meron silang masamang katapusan sa mundong ito na papakitan, hindi maganda ang katapusan ng buhay nila sa mundong ito. Alhamdulillah. So, sila ang mga nakikipin, nangangalun niya, na sinusunog sa oven o kaya ang pinapakain ng mga bulok na mga pagkain sa kanyang buhay barzak. Mula kay Ibn Mas'ud radiyallahu an, tinanong niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, sabi niya, ano ang pinakamasama sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yaong pagtambalan mo si Allah, ang pinakamasamang bagay sa lahat sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at gumawa ka ng pakikiapit sa kapitbahay mo. Meaning kapitbahay mo. May asawa ka, gumagawa kayo ng pagtatalik, pakikiapit. Iyan din ay isang pinakamasamang bagay kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why gustong gusto yan ni Iblis. Gustong gusto ni Iblis ang mga tao na kung saan ang mga tao ay nakikiapit. Dapat ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala at malaki ang impact nito sa pamilya at komunidad. Iba na kamag-anak, iba na lipunan. Malaki ang impact nito. Kaya gustong gusto ito ni Iblis. Can you imagine? Si Iblis may mga kampunyan na inuutusan niyang gumawa ng kalokohan sa tao, mag-udyok, at kinokoronahan niya yung gusto niya. Kapag bumabalik ang kanyang mga inutusan na kapanggulo na, sasabihin, aking boss, o aking pinuno, aking Panginoon, like that, Panginoon nila si Iblis. Sabi niya, napigil lang gumawa ako ng panunutsul sa kanila, mag-asawa, hanggang sa napag-iwalay. Sabi niya, hindi ka nakagawa ng mabuti dahil maaari pa rin magsama yan. Meaning, maibabalik pa. Maibabalik pa. O ay, doon pwede mag-asawa sila ng iba. Hindi mabuti sa akin yan. Hindi sila sabi mong mapahiwalay mo sila. Nandiyokan, wala. Hindi ka bibigyan corona at hindi ka tatabi ko. Ang isa darating, sabi niya, ako sabi niya, Panginoon, nag-udyok ako. Nagkagalit-galit ang mga magkakapatid. Nag-away, nag-otak-otak. Ay, hindi sabi niya mainam sa akin yan. Bakit? Dahil maaari magbalik pa rin ang pagkakasundo ng mga yan. Sakalit siya gusto niyo, maaaring magbalik yan. Darating ang isa, ako sabi niya, inudyukan ko ang dalawa, lalaki babae, gumawa sila ng pakipagtalo. Yan ang gusto ko. Dahil hindi nila kayang ibalik yan. Meaning, wasak yung babae. Kahit sabihin mong hindi alam na lalaki, tinamaan niya na yun. Kailan niya pa ba maiiwanan yun? Mababalik pa ba yun? Yung nakaraan na yun? Halimbawa, birhen ka, na ikaw na babae, nagporokisyon ka. Ah, nabirhen ka nitong lalaki. Mababalik mo ba pagkabirhen mo? Hindi na. Gustong gusto yun ni Iblis. That's why ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil gustong gusto ito ni Iblis at kinukornahan niya ang mga tao niya na kapag nakapag-untyok silang makihapit, magalun niya ang mga tao. Gustong gusto yun dahil hindi mo kayang ibalik yun. Sa ayat siya gusto mo, hindi mo naman ibabalik yun. Hindi tulad na mag-asawa, pag nag-away, mag-aayos magkapatid, mag-aayos, pero ang pakikipagtalik. Paano mo ibabalik yun? Hindi mo kayang ibalik yun. That's why gustong gusto ito ni Iblis. At sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito naman ang pinakasuklam-suklam kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paningin, ang pagsasagawa ng pakikiapid o pangangalun niya. Kaya sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa pintuan ng impyerno, may mga pintuan doon, pito, at ang antas ng pintuan depende sa kasalanan ng tao.
Can you imagine ilalagay ang mga nangangalaking kiyapin na ito, nangangalunya, sa pinakamatinding pinto? At doon sa pintuang iyon, matindi ang amoy ng kanilang mga pag-aari. Subhanallah. Because na kanilang mga napag-aari, epektado ang amoy doon na napakabaho ang ibinibigay ng amoy doon. At itinatanong nila kung saan nanggagaling ang mga bahong yan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa mga nakiyapin. Sa kanila nanggagaling ang bahong yan doon sa impyernong apoy. Meaning, may parusa sa impyernong apoy kapag ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nakikiyapin, kapag ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala o mga nangangalunya. That's why, mga kapatid ko sa pananampalataya, layuan natin to tayo, lalo na kayong mga bata, mas mainang maaga pa ay natututunan nyo ang ganitong mga bagay. Na dapat ay layuan nyo ito, kasuklam-suklam ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sinabi niya, natakarabos sila. Ha? Kinakausap ka ng Allah, huwag kang lalapit. Tinuutos ang kanya, huwag kang lalapit sa pangangalunya o pakikiapit, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, on the day of resurrection, according to Tirmidhi rahimahullah, this is sahih hadith, na ang unang huhusgaan doon ay ang sala. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag naisagawa mong mabuti ang sala, madali sa iyo ang magtagumpay. Ngunit kapag hindi mo naisagawa ito, madali sa iyo ang mabigo. And then, alam din natin sa kabilang buhay, ito'y gawa, unang huhusgaan sa gawa. Ang unang huhusgaan naman sa partnership, hindi yung kayo magka-negosyo, partnership kayo sa negosyo, o iba pa, no. Ang unang ahatulan sa mga mag-partnership ay ang mag-asawa. Meaning, magbabayaran sila doon. Kung ano ang hindi nagawa ng lalaking makatarong sa babae, babayaran niya. Kung ano ang nagawa ng babae na hindi makatarong sa lalaki, babayaran niya. Wala papasok sa paraiso na hindi malinis. Magbabayaran doon sa kabilang buhay. Ang magpartner ang uunahin sa magpartner, maliban sa gawa, gawa ay sala. Unang tatanong, sa magpartner ay ang mag-asawa. Kung ano ang pananagutan. Like for example, nakiapit si babae, pagbabayaran niya si lalaki sa kabilang buhay dahil sa ginawa niya, pamiminsala sa kanyang asawang lalaki. Kung ganun din si lalaki, magbabayad siya. Lahat ng hindi na ginawa natin, hindi makatarungan sa tao. Tayo pagdilibak, panlalait, paninirapuri, pagbabayaran natin niya sa tao. Ba't mauuna ang mag-asawa sa kabilang buhay? So, meaning, even na mag-repent ito, kahit na magtawba dito ang nakyapit, mananagot pa rin siya sa kanyang asawa. Dahil malinaw, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya pinakikialaman ang karapatan ng iba. Yes, magtawba ka, tatanggapin niya. May hadith na, mapapatawad ng Allah ang pakikiapin, maliban sa paninirampuri. Bakit sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala yun? Mapapatawad niya ang pakikiapin, ngunit hindi niya masipatatanggap ang paninirampuri. Dahil ang paninirampuri ay karapatan ng tao ito na dapat niyang bayaran. Yes, matatanggap ng Allah yung tawba mo. Pero tatanggapin niya yung paninirampuri na ito ay absuelto ka, hindi yung tatanggapin ng Allah. Kaya sabi niya, hindi tatanggapin ng Allah ang paninirampuri. Meaning yung ginawa ang paninirampuri, dapat mong bayaran yung tao dahil karapatan niya yun. Meaning, si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nakikialam doon. Ibinigay niya ang karapatan sa tao, ang karapatan niya dapat bayaran. That's why kapag ang babae nakiapit, karapatan ng kanyang asawa na bayaran niya sa kanyang mabubuting gawa. Ito, kung wala naman ang masamang gawa ng lalaki, ibibigay sa kanya. Ang karapatan doon ng Allah, yung magtawbang nakiapit na gano'n niya, tatanggapin ng Allah. Pero yung karapatan ng bawat tao, hindi yung tatanggapin ng Allah. Dapat pagbayaran yun sa araw ng pagkabuhay na muli. Yan ang totoo. That's why ang punishment sa atin, yung mga kisas, nakikita nyo, mayroong hatol na kamatayan. Pwedeng kisas, sabi ng pamilya, karapatan to ng pamilya. Pwedeng kisas, kamatayan din. Or number two, pwedeng patawarin. Number three, yung karapatan ng buhay. Pwede sila bumiling na patayin o patawarin at karapatan nila. May bayaran sila kung gusto nila. Bayaran sila. Pero paano yung karapatan ng napatay mo? Ibig ba sabihin, absuelto ka doon? Karapatan mo, pagbayaran mo yung pinatay mong yun sa kabilang buhay. That's why mayroong ay sa Quran na iparating ang balita na hipyerong mapoy sa sino mang pumatay ng walang katarungan o sinasadya sa isang Muslim. Diba? Bakit? Dahil pagbabayaran mo yun, there's a possibility malaking bayad mo doon dahil ang pagpatay ay para pinatay mo lahat ng mga tao, ganun ang katumbas ng pagpatay sa isang Muslim, malaki ang pagbabayaran mo, there's a possibility wala kang matirang mabuting gawa, siyang dahilan kung bakit ka ma-impyerno. At ano knows best? Sa pagkatagal sa matari, mapagpatawad naman. Yes, ang pagpapatawad, tawad, mapapatawad niya kahit anong kasalanan pinatatawad ng matari. But yung karapatan ng tao, hindi yan pinakikialaman ng Allah. Maliban na lamang,
kung nanaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang magbabayad. Ha? Like for example, utang. Sinong magbabayad sa utang? Tayo. Kung namatay na tayo, wala tayong utang. Meron. Babayaran pa rin natin sa kabilang buhay ang tao. But mayroong hadith na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magbabayad sa iyo ng utang mo para sa taong iyo kapag inayos niya. Sabi ng Prophet ﷺ. That's why we do a Prophet ﷺ. Ya Allah, bayaran mo ang aking utang. Meaning, kung mamatay siya na hindi babayaran, ang Allah magbabayad sa kabilang buhay para kay Muhammad ﷺ sa taong pinagkautangan niya. Meaning, kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala, nakibig ka na ngayon niya, may karapatin itong tao o ang kayong asawa, pag ginusto ng Allah, siya na lang magbabayad para sa iyo. Dahil napalugod ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, maaaring gawin ng subhanahu wa ta'ala, okay, akong magbabayad sa karapatan ng taong ito sapagkat ito'y ginahabagan ko, minahal ko na, nagtao pa siya, napamahal siya sa akin, at mayroong kakarapatan na pagbayaran kanya dahil nakiapit siya, ako na ang magbabayad. Ang ganting pala. Anong gusto mo? Ang kunin mo ang mabuting gawa niya o ibigay masama mo o bigyan kita ng paraiso? Sasabihin mo, ya Allah, bigyan mo na sa akin ng paraiso. Okay na yun. Diba? So kapag ninais ang subhanahu wa ta'ala, maaari niyang gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. But, ang isa sa ating pananampalataya, paniniwala, ang karapatan ng iba ay hindi pinakikialaman ng Allah. Meaning, sabihin na lang, okay, pinatawad na kita, wala ka ng pananagutan doon. Hindi, mayroong kang pananagutan doon. Tinanggap lang ng Allah yung tawad mo. But kung gusto kang tulungan ng Allah, in the akhirah, magagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is the fornication and adultery. May parusa sa libingan at tuloy-tuloy ang parusa na ito sa mga Muslim na nakikiapin at mga Muslim na nanangalun niya. And the last, dalawa na topic natin, dahan-dahan, medyo mayroon namang karagdagan para maging detalyado ito ang ating mga pinapasa. Hindi natin pinapadali. Total, nag-aaral, so that samantalahin natin ang pag-aaral. Hindi mga parang sasakyan na overtake tayo ng overtake. No. Hindi bali mabagal, kung ang pag-aaral ay shape at maraming napunagalan na napapakinabangan, mas magaling at mainam. Isa sa nadaanan pa ng Prophet Salaysa na ay yaong mga lumalangoy sa ilog, nagdugo parang dugong tubig. Nakita doon ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay darin ni Israel Mi'raj sa panaginip, nakita niya. Na lumalangoy sila at hinahagisan silang bato sa kanilang bibig. Every time na pupunta sila sa pampang, binubuka ang kanilang bibig at sinasampakan ng bato at babalik sa tubig. Ha, sa ibang report, ayaw daw inganga ang kanilang mga bibig dahil busog na, malaki ng bato, mabigat, malaki ng tiyan, mga bato nasa loob, mabigat na, lumalangoy sila, hirap na hirap, ayaw ibuka, pupukpukin ang kanilang panga, ang sandali lang para ibuka ang kanilang panga, sasalpakan ng bato, aatras naman ulit. Dahil pag hindi ka matras, tatabunan ka na, bibigyan ka na ng bibigyan ng bato sa iyong buka nga, kaya aatras na siya. So can you imagine, nakita ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, lagoy ka ng lagoy. Gaano ba kabigat yung lumalangoy ka ng walang tigil? Sige nga, imagine ninyo. Nasa tubig ka na lang. Lumangoy ka ng walang tigil doon. Wala ka ng bato sa loob. Wala ng pabigat. Lumangoy ka na lang ng mga 10 taon. Subhanallah. Anong mararamdaman mo 10 taon ka lumalangoy ng walang pahinga? Hindi mo mabigat yun? Mabigat. That's why pinipilit niya pumunta sa pampang kahit alam niya sasalpakan bato o maaaring basagin ang kanyang paa. Panga, hindi niya maatim na dire-diretso siyang lalangoy. Kahit paano, makapahinga siya sandali kapalit ang pagdurusa doon sa pampang. Gagawin niya pumunta sa pampang. So nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga tao nito na kung saan pagod na lumalangoy at inaangkisan ng bato ang mga bibig na siyang lumapasok sa tiyan, bumibigat at lumalangoy ka para hindi ka malunod. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Jibril o sa dalawang tapas amin sa panaginip, sino sila? Sabi ni Jibril o dalawang tao sa panaginip, dahil dalawang beses niya nakita ito, Israfel Mi'raj at sa panaginip. So sabi natin si Jibril alayhis salam, Israfel Mi'raj, sabi niya, sila yaong kumakain ng patubuan. Sila yaong nagbibigay ng riba. Sabi ng propeta Muhammad, Jibril alayhis salam, kay propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sino sila? Kumakain ng mga patubuan, sabi ni Jibril alayhis salam. Sa isang report, ang parusa sa barsak sa mga ito, every time umaga, gabi, o hapon, dinadala si Paraon at ang kanyang kasama, ikuran pa ito, pinagsako na karaan, ayan to, sa isang pintana na lalabas doon na ang apoy ng impyerno. At sila ay nakararama ng init ng impyerno. At kapag natapos sila, babalik sila sa kanilang lugar na parang mga kamelyong naulul. Parang kamelyong nanganabaliw. Na sobrang sakit na dinanas sila.
umaga't gabi o hapon ay dinadala ito. Sinasalang sila. Every time nadadaan sila sa daanan, pabalik sa kanila, alam mo, totoo, pero panaginip to. Like a dream. Totoong-totoong nadadama ito sa ating sarili sa buhay nito. Ganito nangyayari doon. Kaluluwa nila ang pinarusan. Totoo ito. Totoo. Okay? So, meaning abang sila babalik sa kanilang mga lugar. Para nadaling mo, diba? Umaga hapon, dadali sila po. Kunin doon, may daanan sila. Every time nadadaan sila doon, may mga taong doon sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na ang kanilang tiyan ay sinlaki ng mga bahay na nakausli sa harapan. At gusto nilang tumabi dahil nakikita nila masama ang kalagayan ng mga taong ito, takot na takot sila. So, gusto nilang tumabi, ngunit hindi sila makatayo, sabi ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobrang laki ng tiyan. Saya natutumba sila. Ang nangyayari, sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, nakita ko na inaapakan sila ng mga tao ni Firaun. Meaning, wala silang dadaanan, aapakan sila. Inaapakan itong mga malalaking ito at iginugulong pa yung mga iba para tumabi. Ganon, sabi niya, tuloy-tuloy ang parusa din ng mga tao nito na kumakain ng riba doon sa buhay barsak o libingan. Every time na isa lang ang mga angkan ni Firaun, mangyayari pabalik yan at mangyayari, sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. In Isra wal Mi'raj, sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, ang mga kumakain ng riba, nakarinig ako ng isang kulog at malaking pagsambulat sa pitong langit. Sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, at nakita ko ang mga tao na malalaki ang tiyan na puno ng mga iskorpyon at mga ahas. Sabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iyan ang mga tao, sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, na kumakain ng riba o patubuan. At alam natin, ang pinakamababang uri ng pagkain ng riba ay ang pakikipagtalik mo sa sarili mong ina. Sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganun ang pinakamababa. Ang pinakamababang katumbas na ginagawang kasalanan ng tao sa harapan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinakamababa ito, sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, ay ang para kang nakipagtalik sa sarili mong ina. Ganun ang pinakamababang kasalanan na nagagawa ng riba. Kaya ito ay ibinabawal sa Islam dahil marami kang taong pahihiraman. Instead na sila ay tulungan, tutulungan mo pa silang lalong maghirap sa kanilang buhay. Can you imagine wala nang makain, napilitang kumuha ng patubuhan? Can you imagine wala nang makain, kukuha ng patubuhan? Saan nila kukunin yung pambigay ng tubo? Eh kung makain, wala na sila. That's why lalo silang nabibigatan sa kanilang buhay. Pinapahirapan mo ang mga tao, especially mga Hudyo nun. Kapag nag-utang ka, may patubo at lumampas ka sa mga usapang mga date ninyo o mga sabi natin petsa, lumampas kayo, yung patubo may another patubo. Subhanallah, sobrang lalong bigat yun. Sobrang lalong pagpapabigat. Can you imagine, tubo na lang, tutubuan mo na lang. Pag dumating na naman yung isang kasunod na araw na hindi mo nabayaran, yung another tubo, tutubuan na naman. Inululubog mo sa kahirapan ang tao. Meaning, ayaw yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, ikaw naman ang paghihirapan niya sa barsak, buhay barsak. Ikaw naman ang palalaguin niya at ipalalamon niya sa iyo ang mga batong nagmabibigat na kung saan gusto mong yumaman, gusto mong mamagat, maging mabigat ang kayamanan mo rito. Doon niya ipalalasap ang paghihiganti ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa buhay, sa barsak na yaan. Ikaw naman ang bibigyang pabigat na buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gusto mong pahirapan sila, pabigatan ng buhay, siya naman ang magpapahirap at magpapabigat ng buhay sa barsak ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong gumagawa ito. At there's a possibility, dahil ito ay paglamon ng walang katarungan at haram, there's a possibility pakainin ka rin ng Allah ng apoy mula sa impyernong apoy. Like yung mga taong kumain na may parusa, tatapikin nila dito, kinain nila ang mga ari-arian ng mga ulila na kung saan alaga nilang ulila, walang tatay, walang nanay, nasa kanilang ari-arian, nilamon nila, inubos dito ng walang katarungan, sila yung kakain ng apoy sa impyerno at lalabas sa kanilang puwitan ang mga apoy na yan. So there's a possibility, dahil kumakain sila ng walang katarungan galing din sa mga tao, there's a possibility, analogous best, nakakain din sila ng mga bato na nag-apoy o apoy na galing sa impyernong apoy ang mga taong gumagawa nito. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la takulu riba. O kayong mga mananampalataya, can you see, mananampalataya pa rin sila, kaya lang gumagawa sila malaking kasalanan, kaya tinawag pa rin sila ng mananampalataya ng Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la takulu riba, huwag kayong kakain ng patubuhan, adapan mo da'afa,
Meaning, yung doble at triple, huwag kayo kakain, wattakullah, la'alakum tuflihun, tatakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, upang kayo ay magtagumpay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, nakita nyo, iba-ibang parusa, mayroon sa parsa ang mga kumakain, lumalamon ng riba. Alhamdulillah. So, sila yung may parusa, number one, sa tubig ng ilog. Number two, doon sa daan nila Firaun, pagbabalik sila, nakatambay sila doon, nakatayo, para lamang lumihis, para pag-apakabakan doon. Ididistino sila doon sa buhay barsa. Number three, sila yung kanilang mga tiyan ay malalaki, at there's a possibility yung narinig ni Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na malaking pagsambula ay ang kanilang mga tiyan, kaya nakita niya sa ilalim ng tiyan ang mga paglabas ng mga scorpion at mga ahas na laman ng kanilang mga tiyan. Subhanallah. That's why, iwasan natin na tayo ay kahit kumuha ng riba, huwag niyong gagawin. Sapagkat kung walang kumukuha, walang magbibigay ng riba. That's why mayroon din tayong atraso na kumukuha ng riba sa mga nagbibigay ng patubuan dahil tinutulungan pa rin natin silang gumawa ng ganitong gawain. Kahit sabihin natin necessity o hindi naman life and death, no? Necessity lang, maraming paraan para gawin natin yan. Napakaraming paraan para iwasan yan. Dahil sabi mo necessity, maraming paraan. Hindi sapat na dahilan para ikaw ay kumapit dyan. Napakaraming paraan. Siguro kung talagang ang sitwasyon ay mamamatay ka na sa oras ito at wala ka na magagawa, Allahu Akbar at Allah subhanahu wa ta'ala ay lubos na mapag-unawa. But subhanallah, hanggat kayang gawin na iwasan ang lahat ng pagbawal subhanahu wa ta'ala, in case na kahit life and death necessity, may ibang paraan, gawin pa rin natin. Huwag nating lapitan ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Well, kung ito ay talagang life and death, alam naman natin na pag life and death, walang haram. Lahat ng haram ay lifted kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ipagkalulo mo ang Islam, kahit ipagkalulo mo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, like Ammar, hindi yan para nagutas sa Allah subhanahu wa ta'ala because of life and death. Sa pagdating sa life and death, wala nang haram sa Islam. Walang haram sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang gagawin. Absuelto sila kapag ang usapan ay life and death o nasa isang panganib tayo ng sitwasyon na nakalagayan sa mga lugar na mga hindi mananampalataya, ang isang gawaing life and death o necessity ay nagbibigay sa atin na nakalim ang ating pagkakasala, meaning absolute tayo sa kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. And that is our fundamental faith na kung saan every necessity, life and death, lalo na life and death, anumang kasalanan, ito ay wala tayong pananagutan kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggat ang ating puso ay hindi sang-ayon sa mali ng ating ginagawa. Meaning, sila ay hindi agree. Tulad ni Amar, ipinagkalulo niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, talagang tinagtak sila niya. Nabalimbalim pa nga siya ng pinalaya siya. Sabi ni Abu Jahl, okay, i-curse mo lang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kanyang reliyon, palalayain kita. Palalayasin kita. Basta, pamalian mo si Muhammad, pasinumalian mo. Then pinasalunan niya, pinagkalulo niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. But hindi agree ang kanyang puso. Galit na galit ang kanyang puso. But because of life and death, hindi niya na makaya ang parusang dinadalas niya, especially na matay na magulang niya sa mga taong ito, sa kamay mga taong ito, by the will of Allah, hindi niya na rin kaya. Can you imagine, if pinaiinom ng tubig, tapos yung bakal na pinapasok, sa nagbabagang init, ipapasok sa kanyang katawan yun. Every time na talungin siya ng Abu Jahl, pinapasok siya. Hindi niya na kaya talaga. Kaya nila sa ipagkalulo niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. But anong sabi ng subhanahu sa Quran? Sabi niya ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "Ya Rasulullah," sabi niya, "Ya Umar, Rasulullah, patawarin mo ko pinagkalulo kita." "Ya Rasulullah," sabi niya, "Lumabas ako sa Islam po kati." "No," sabi niya. "Dumating ang revelation ngayon. Alam ko na nangyari sa iyo. Dahil dumating ang revelation ngayon, ikaw ay walang pananagutan kay Allah subhanahu wa ta'ala." Kaya mo, wala siyang pananagutan paglabas sa Islam yon. Pinagtaksilan niya, Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinasinungaling niya, ipinagkalulo niya. But because of life and death necessity, wala kang pananagutan kay Allah sa kanya. That's why, there's a possibility lahat ng kasalanan sa Islam, kapag life and death or necessity, katalagang wala na, huwag niyong gawin katwiran ito, necessity, bro, necessity, wala akong trabaho, di kakain pamilya ko eh. Hindi. Kaya nang trabaho kong magkatay ng baboy, necessity, bro, baka mamatay sila sa buto. Baka mamatay pa lang, hindi pa namamatay, hindi ganun ang necessity. Ang necessity, life and death, yung hindi mo na mabuhat ang kambing, mamamatay ka. Meaning, lambot ka na, natanglata ka na. Yun ang ibig sabihin, hindi yung malakas ka pa, para kang kalabaw, sasabihin mo, bro, baka mamatay pamilya ko, wala kang kakainin. Hindi yan life and death, hindi yan necessity. Gumawa ka pa ng ibang paraan, kahit mga baka lang sa mga tubig, o mangista, o kahit na anong paraan, gawin mo. Yung sinasabing life and death, yung isang tupa, hindi mo na mabuhat, meaning latang-lata ka na, mamamatay ka na. Yan wala nang haram sa'yo kahit anong kainin mo. Yun ang sinasabing
necessity or life and death pagdating sa mga ganyang bagay. Hindi yung Satan lang yung tatakutin ka niyang ganang pagkagutom, pagkalugi, pagkawala ng pagkain. Satan lang yun. Magkalabaw ka. Hindi sasabihin, bro, nagputol ako ng balbas eh. Kasi bro, natatakot ang pamilya ko. Walang kakainin. Mamamatay sila. Huwag ganun. Huwag ganun. Mahanap pa ng ibang paraan. Kalakas-lakas mo pa eh. Hindi ganun ang life and death. Hindi ganun ang necessity. Yung necessity talaga, almost mamatay na kayo. Wala na talagang choice. Wala na talagang dahilan. Like, for example, bigyan ko kayo, pwede ba kayo magsala sa kubeta? Sabi natin, ang kubeta bumumba. Marami pang dumi. Maraming ihi. Dahil kulungan yan. Kinulong ka. Pwede ka ba magsala doon? Haram magsala doon. Pero hindi ka na ba magsasala? O, di ba? Walang bawal dyan because kailangan mong gawin ang iyong obligasyon kahit nasa akong lugar. Necessity eh. Sasabihin mo ba, ilabas niyo ako rito, magsasala lang ako. Hindi ka naman nila ilalabas doon. Doon ka na magsasala. Alam mong haram yun. Bawal yun. Kasuklam-suklam. Even na magbanggitin mo nga ang pangalan na nalang doon, mag-recite ng sura. Even na mag-respond sa mga tao, bawal ka mag-respond. Yung pag magsala ka, but because of necessity, wala ka ng choice, gawin mo kahit aramang lugar. Magiging tanggap ang iyong sala. So, ganun ang Islam. Every necessity, nakatanggap-tanggap na kailangan-kailangan, o life and death especially, wala tayong problema kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapagkat ipinangako ng Allah na wala tayong pananagutan sa mga bagay na nagpuversa lang tayo, o lalo na buhay at kamatayan ang nakataya sa atin. Ba't ilagay nyo sa tama? Hindi lahat na pwede nyo maging katwiran to. Kailangan na sa tama ang necessity at ang dahilan ang mga lugar ng life and death. Okay? So, alhamdulillah, in this situation, mga brother, huwag tayong lalo na magbigay ng patubuan. Ha? Pag-aralan niyo ang riba, maraming klase ang riba. Like, for example, isinangla sa iyo ang bahay, hindi mo pwedeng gamitin yun na riba yun. Hindi mo pwedeng pakinabangan ang anumang sinangla. Maliban sa mga animales. Dahil ikaw ang nagbubuhay, nagpapastol, pinatatrabahuan mo, of course. Karapatan mong sakyan sila. Karapatan mong gatasan sila. Ikaw ang bumubuhay doon eh. Eh paano kung pinabayaan mo? Dinumatay lang sila. Mayroong dalil na Prophet Shalala sa pinapahintulutan ka na makinabang sa kanila sapagkat ikaw ang lumilingap sa kanila. Ba't ang bahay? Mamamatay ba siya? Kung hindi mo papastulan, hindi mo kailangan pastulan yan. That's why kapag may nagsanda sa iyo, hindi mo pwedeng gawin itong tirahan. Hindi mo pwedeng gawin puok dasalan. Kahit na puok dasalan. Kahit musalla o masjid, hindi pwede dahil sinanglayan, wala kang karapatang pakinabangan mo ang isang sangla. Ano mang bagay na isinangla sa iyo ng walang dalil, hindi mo pwedeng pakinabangan sapagkat ito ay kabilang sa riba. So anong gawin ko sa bahay? Ang gawin mo sa bahay, pakupa mo. O, saan ko ba hindi pwedeng pakinabangan? Yes, hindi pwede yun. Pero ang intention mo, ipaupa mo yung sinangla sa iyo, pag nakuha mo na ang upa, yung upa na sinangla sa iyo, nakuha mo na yon, yung presyo niyon, ibigay mo na sa may-ari ang kanyang bahay. May binayaran ba siya? Wala siyang binayaran. Bumalik ang kanyang bahay na wala man siyang binayaran. Pero pinaupa ko siya, hindi pa kinabang. Kinuha ko lang yung pera ko at pagkatapos ibabalik ko na yung bahay ko. May bahay na sinangla sa akin. Pabor ba sa kanya? Hindi. Pabor sa kanya yon. Wala siyang binayad. Ako na ang gumawang paraan. Kahit naman sabihin sa kanya, gusto niya yun eh. Ako na gumawang paraan na walang patubo, pagkakuha ko sa pera ko, ibinalik ko na sa kanya ang bahay. That is the patawa Islamiya na ito ay agree at allow. Ngunit kung pakikinabangan mong personal, titira ka sa bahay na yon. This is a riba. Ha? This is a riba na kinabang ka na hindi dapat makinabang. O kaya naman, pinatira mo, ngunit ikaw ang wala kang intention na ibabalik yan. Kumukuha ka ng mga pang-upa sa kanila, wala kang intention, bahala siya magbayad siya. Hindi siya magbabayad, pa-uupa ko to. Meaning, nakikinabang ka. Hindi uupra yun. Hindi pupwede yun. Ha? Hindi pupwede. That's a riba. Even na, namagitan kayo. Hindi tinulungan. Yung namagitan. At dumanggap kayo ng regalo, that is a riba. Sabi ng Francis Salazar. Kaya maraming dalis sa panahon ng mga Saba, kapag nagbibag, ihingi ka ng pamamagitan at daladala mo ang datiles, ano yan? Datiles. Like for example, matilong sahaba, datiles po. Ah, anin mo yan? Bibigay ko sa inyo as a gift because nagmingi akong tulong sa inyo. Like for example, may lumapit sa isang Muslim. Sabi niya, tulungan mo naman ako sa lugar na ito. Ang tax, tinaas nila. Dahil pinakikinggap ka nila, sumulat ka na ibaba nila ang tax. So, ginagawa niyang mamagitan. Then may dala siya isang jug na datiles. Sabi niya, ano yan? Datiles ang jug para sa iyo, regalo. Sabi niya, mamili ka. Tutulungan kita o iuwi mo yan. Sabi niya, bakit?
Dapat hindi ko matatanggap yan dahil ayon kasama sa riba. Paghinabang sa iyong pamamagitan, hindi tulong na natural, pamamagitan talaga. That's why, kung sino mong mamagitan at tumanggap kayo ng regalo, dati sa iyong sorry ba? At ang pinakamababa sa riba, ay parang ang nakipagtalik sa sarili mong ina. Sabi ng Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. That's why, iwasan natin ang riba, pagpapatubo. Ano mga klase ng riba? Hindi lang sa salapi, hindi lang sa ginto, pilak ang riba. Marami ang klase ng riba, tulad ng sinasabi ko. Lahat ng mga bagay na isinangla sa inyo, na pinakikinabangan nyo, na kung saan walang dalil, hindi tulad ng mga animales, may dalil na pwede nyo pakinabangan, masakyan, pwede nyo masakyan, because kayo nangangalaga, pero mga bagay na kung saan walang dalil, at pinakikinabangan nyo ang mga sangla, ito ay riba. Nasaan ang riba? Ito nasaan ang patubo? Because pinakikinabangan nyo ang bagay na dapat hindi nyo pinakinabangan. Sangla lang yan, hindi mo pag-aari yan. Kaya mayroong patwa, ano naman ang magiging beneficyo ng sangla? Kung sangla lang sangla, sino man mag-Muslim na gustong sangla tapos walang pakinabang? So pwede nyo bigyan ng taning o din. Sabihin natin, okay, sasangla mo sa akin, bibigyan kita ng malaking palugit, maging maluwag ka, mga 1 year. Kapag hindi mo na ba nakuha ito, hindi bisabi sa'yo na, ibenta mo. Minibenta mo sa akin, hindi bisabi sa akin na to. Hindi ganun. Sasabihin mo ngayon, pag 1 year hindi mo nakuha, sasabihin mo, ibebenta mo na sa akin to. May dadagdagan na kita sa'yo, gusto mo, dadagdagan na kita, benta mo na to. Pag umabri siya doon, doon mo lang ibibigay yung pera at gagawin din. Pero kung sinabi mo, kailan ka maluwa, brother, ito, mabayaran, wala kang karapatang gamitin yan hanggang hindi ito binabayaran ng iyong kapatid sa pananampalataya. That's why in Islam, anumang uring patubuan, iwasan natin, especially ang mga patubo na nilalamon natin, na kinabubuhay natin, lalong-lalo na yan. Dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, ang sinumang nabubuhay sa haram at pinupuno niya ang sikmura niya dahil sa haram, meaning kinakanya haram, at siya'y nadatnan ng kamatayan at hindi nakapagtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala, karapat dapat sa kanya ang impyerno apoy. So malinaw na ang sino mang kumakain ng riba at hindi nakapagtawba, sinabi na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, karapat dapat sa kanya ang impyerno apoy. At ang mga taong kumakain ng riba, either na kumuha, either na nabibigay, ang kanilang mga dua ay hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, huwag ka na magpatulong magduwa sa kanya kapag alam mong kumakain ng riba. Bakit? O hindi naman pakikinggan nyo na samantara sayang na lang pakikiusap mo sa kanya. Ha? Mga kumakain ng riba, hindi tinatanggap ang kanilang mga duwa. Even na ang kanilang mga mabubuting gawa ay nagkakaroon ng defekto because sa pagkain nila ng mga aram. Actually, mayroong hadith, 40 days and 40 nights, hindi kinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawa ng mga Muslim. Meaning, reject ba ang mga nagsasala ka? Wala kang sala nang wala kang napapalang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagagawa mo ang isang mabuting gawa, especially ang obligation. Pero huwag kang aasang magkakaroon ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why sana Allah sallallahu alaihi wasallam, karapat dapat sa kanila ang impyerno mo po. Bakit? Wala ka namang reward sa mga ginagawa mo. Hindi, yes, hindi ka nababa sa Islam, sasala ka. Pero anong inaasan mo? Hindi yung tinatanggap ng Allah. Anong ibinibigay niya kapalit sa sala mo? Wala. Meaning, wala kang nakapalang mabuting gawa dahil hindi ka binibigyan reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, ang sino man na kumakain ng haram at tulad ng riba, karapat dapat sa kanya ang impyerno ng pwede namatay ng walang tauba at ang kanyang duwa at mabubuting gawa, according to natin, hindi ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan, kapatid ko sa pananampalataya. Kahit nagigifit kayo, malakas pa naman kayo, huwag kayong magpaudyok kay Shaitan, kumuha ka na ng riba. Especially negosyante kayo, sasabihin nyo, dahil gusto nyo umangat, makabawi, bigo kayo sa buhay, bumagsak kayo, gusto nyo makabawi, kakapit kayo sa riba. Huwag kapatid. Huwag. Huwag na huwag nyong gagawin niya sapagkat kahit na makaroon kayo ng salapi mula sa riba at umangat kayo at yumaman kayo, aasahan mo, pati pamilya mo, pinakain mo ng haram. Hindi lang ikaw, pinakakain mo rin ng haram ang mga pamilya mo. Meaning, naging marangyat, mayaman ka, nakabawi ka, ngunit ang kinakain nyo ay nanggaling lahat ito sa haram, habang buhay dahil ang pinagmulan ng iyong negosyo ay galing na sa riba. Ito ang magtutulak sa iyo ng
kaligayahan sa mundong ito pagsamantala sa iyong physical, ngunit ito ay pagdurusa ng iyong puso at magtutulak sa puot at galit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag ninais ng Allah na namatay ka ng walang tauba, kaya ng pangako ng Allah Subhanahu ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, karapat dapat lang sa kanya ang impyerno ng apoy. Naging masagana, marangya, maligaya, masaya bilang pang mga mundong bagay, ngunit ang kapalit ay kaparusahan sa bansak pala. Dahil sa possibility kapag ninais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, paparusaan niya ang mga kumuha ng mga iba at ganun din sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, iwasan natin ang paglamon ng riba at lalo na ang pagbibigay patubo ng mga riba. No? Maraming uri ng riba, ngunit ang pinaka malala ay ang magpatubuan ka ng mga sarabi, kayamanan, ginto, fila. Yun ang pinakamalalang riba. Yun ang pinakamalalang riba, ang lamunin mo ang kayamanan ng mga manghihirap ng kawalang katarungan, pinahirapan mo. Ito ang pinapaksa natin na kung saan magkakaroon sila ng kaparusahan sa kabilang buhay ang mga lumalamon ng mga patubuan sa barsak pa lang, at kapag ninais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay paparusahan niya rin ito sa impyerno ng apoy kapag ninais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So insyaallah sa susunod, papaksahin natin ulit ang dalawang pinaparusahan sa barsak ay ang mga nagpapaliban ng sala at mga hindi nagbabayad na sakat sa mga Muslim. Insha'Allah. Wa akhiru da'wati alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam.